Si Sergio Osmena, higit na kilala ngayon bilang Sergio Osmena, Sr. Ang ikalawang pangulo ng Commonwealth ng Pilipinas na makikita sa 50 pisong papel na isyu ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Siya ang ama ni dating Senador Sergio Osmena Jr. at lolo ni na Senador Sergio Osmena III, John Osmena, dating Gobernador Lito Osmena ng Cebu at Mayor Tomas Osmena. Isinilang siya noong ikasyam ng Setyembre taong 1878 sa lungsod ng Cebu. Si Osmena ay nanguna sa mga nagtapos ng primarya sa kanyang paaralan. Nag-aral ng sekundarya sa seminaryo ng San Carlos sa Cebu. Nagtungo siya sa Maynila at nag-aral sa San Juan de Letran, kung saan nakilala niya si Manuel L. Quezon. Nang sumiklab ang Rebolusyong Pilipino noong 1896, bumalik sa Cebu si Osmena. Ipinadala siya ng lokal na liderato ng Cebu para ibalita kay Emilio Aguinaldo ang sitwasyon sa Cebu. Noong 1900, naging tagapaglathala at patnubot siya ng pahayagang El Nuevo Dia. Nagbalik siya sa Maynila para mag-aral ng abogasya sa Universidad ng Santo Tomas, kung saan ay muli silang nagkita ni Quezon. Noong 1903, siya at ang kanyang mga kamag-aral ay pinahintulutan ng kataas-taasang hukuman ng Pilipinas na kumuha ng eksamen sa bar kahit 3 taon pa lamang ang kanilang natapos. Si Osmena ay pumangalawa sa naturang eksamen sa bar. 25 taong gulang siya nang maatasang pansamantalang gobernador at pagkapiskal ng lalawigan ng Cebu. Pagkaraan ng 2 taon, naging gobernador siya ng lalawigan. Nagbitiw siya sa kanyang katungkulan bilang gobernador ng maitatag ang Asambleya Filipina noong 1907. Tumakbo siya at nanalong kinatawan ng 2nd distrito ng Cebu. Nahalal siyang speaker ng Asambleya, isang posisyong hinawakan niya ng sumunod na 15 taon. Naging senador siya mula 1923 hanggang 1935. Tinanghal siyang Senate President pro tempore noong 1923 hanggang 1933. Naging kasapi rin siya ng Misyong Osrox, isa sa mga misyong ipinadala sa Estados Unidos para ikampanya ang kasarinlan ng Pilipinas. Nahalal siyang pangalawang pangulo ng Commonwealth ng Pilipinas noong 1935. Noong 2nd digmaang pandaigdig, kasama niya si Pangulong Manuel L. Quezon na tumungo sa Estados Unidos at doon itinatag ang pamahalaang Commonwealth ng Pilipinas kung siya nagsilbing pangalawang pangulo ni Quezon. Namatay si Quezon sa sakit na tuberculosis noong 1 Agosto taong 1944 at si Osmena ang humalili sa kanyang pangulo. Kasama niya si General Douglas MacArthur at mga puwersang Amerikano gayon din ang Pilipinong General na si Basilio J. Valdez at si General Carlos P. Romulo na dumating sa Leyte noong 20 Oktubre taong 1944. Pagkatapos mapalaya ng mga Amerikano ang Pilipinas mula sa mga Hapones, nagsilbi siya bilang Pangulo ng Bansa hanggang sa magkaroon ng halalan noong 23 ng Abril taong 1946. Kumandidato siya bilang Pangulo, ngunit natalo kay Manuel Rojas. Nang matalo kay Rojas, namahinga si Osmena sa kanyang tahanan sa Cebu. Si Sergio Osmena ay namatay noong 19 Oktubre taong 1961. Si Sergio Osmena ay ipinanganak sa Cebu. Ang kanyang ama ay isang mayamang negosyante na si Don Pedro Ligo Shauco at ang kanyang ina ay si Juana Osmena Isuso na iniulat na 14 taong gulang lamang nang ipanganak si Sergio Osmena. Siya ay nagtapos ng elementarya sa Kolehiyo de San Carlos noong 1892. Siya ay nag-aral sa Maynila sa San Juan de Letran College kung saan niya unang nakilala si Manuel L. Quezon na kanyang kaklase at sina Juan Sungulong at Emilio Jacinto. Kumuha siya ng kursong batasa sa Universidad ng Santo Tomas at naging 2 sa eksaminasyon ng batas noong 1903. Siya ay naglingkod na katulong sa digmaan ni General Emilio Aguinaldo bilang surir at mamamahayag. Noong 1900 ay itinatag niya ang pahayagan El Nuevo Dia sa Cebu na tumagal ng 3 taon. Noong 1904, ang pamahalaang kolonyal ng Estados Unidos ay humirang sa kanya bilang gobernador ng Cebu.
Pinakasalan niya si Estefania Chiong Veloso noong 10 ng Abril taong 1901 at nagkaroon sila ng 10 anak. Habang nagsisilbing gobernador, tumakbo siya sa halalan ng unang Assembling Pilipino noong 1907 at nahalal na speaker nito. Siya ay naglingkod sa mababang kapulungan hanggang 1922. Itinatag niya kasama ni Manuel L. Quezon ang Partidong Nasyonalista upang hadlangan ang Partido Federalista ng mga politikong taga-Maynila. Noong 1922 ay nahalal si Osmena sa Senado. Siya ay tumungo sa Estados Unidos bilang bahagi ng Misyong Osrox noong 1933 upang makuha ang pagpasa ng panukalang batas ng kalayaang hair host cutting na pinalitan ng batas Tidings McDuffie noong 1934. Misyong Osrox. Si Osmena kasama ni Manuel Rojas ay nanguna sa isang kampanya na tinatawag na Misyong Osrox para sa pagkilala ng Estados Unidos ng kalayaan ng Pilipinas at pamumuno sa sarili ng Pilipinas. Nakamit ng Misyong Osrox ang pagpasa ng Kongreso ng Estados Unidos ng Hair Host Cutting Act na nangangakong magbibigay ng kalayaan sa Pilipinas pagkalipas ng 10 taon ngunit ito ay itinakwil ng Senado ng Pilipinas sa panghihimok ni Manuel L. Quezon. Si Quezon ay nanguna sa isang misyon noong 1934 upang makuha ang pagpasa ng Kongreso ng Estados Unidos ng Batas Tidings McDuffie na pinagtibay ng Senado ng Pilipinas. Noong 1924, sina Quezon at Osmena ay nagkasundo at nagsanib sa Partido Nacionalista Consolidado laban sa oposisyong Partido Demokrata ngunit ang Partido Nacionalista ay nagkawatak-watak noong 1934. Muling nagkasundo sina Quezon at Osmena at tumakbo at nanalo sa 1935 halalan ng pagkapangulo. Si Quezon ay ipinagbawal ng konstitusyon na muling pagtakbo sa halalan ng pagkapangulo. Gayunpaman, ang mga susog noong 1940 ay pinagtibay na pumapayag sa kanyang muling pagtakbo. Siya ay tumakbo at nahalal sa halalan ng pagkapangulo noong 1941 na may halos 82% laban kay Juan Sumulong. Si Osmena ay muling nahalal na pangalawang pangulo. Pagkatapos ng pasimula ng pananakop ng Hapon sa Pilipinas noong 8 ng Disyembre taong 1941, sina General Douglas MacArthur at Quezon ay lumikas sa Bataan noong 24 ng Disyembre taong 1941. Si Quezon ay pinayuhan ni MacArthur na lumikas sa Corregidor kung saan isinagawa ang kanyang inaugurasyon bilang Pangulo ng Pilipinas noong 30 ng Disyembre taong 1941. Ang mga Hapones ay pumasok sa siyudad ng Maynila noong 2 taong 1942 at itinatag ito bilang kabisera. Buong nasakop ng Hapon ang Pilipinas noong 6 ng Mayo taong 1942 pagkatapos ng labanan ng Corregidor. Pagkatapos ay lumikas si Quezon sa Visayas at Mindanao at sa pag-anyaya ng pamahalaan ng Estados Unidos ay lumikas siya sa Australia at pagkatapos ay sa Estados Unidos. Sa Estados Unidos ay itinatag niya ang pamahalaang Commonwealth ng Pilipinas na nasa pagkakatapon na may mga headquarters sa Washington, D.C. Si Osmena ay nanatiling pangalawang pangulo sa pagkakatapon ng Commonwealth ng Pilipinas sa Estados Unidos. Binuwag ni General Masaharu Homa ang pamahalaang Commonwealth ni Quezon at itinatag ang Komisyong Tagapagpaganap ng Pilipinas bilang nangangalagang pamahalaan na si Jose B. Vargas ang unang chairman noong Enero taong 1942. Ang kalibapi o kapisanan sa paglilingkod sa bagong Pilipinas ay binuo ng proklamasyon bilang 109 ng Komisyong Tagapagpaganap noong 8 ng Disyembre taong 1942 na nagbabawal sa lahat ng mga umiiral na partidong pampulitika at paglikha ng mga bagong alyansang pamahalaan. Bago ang pagbuo ng komisyon, ang Pilipinas ay binigyan ng Hapon ng opsyon na isailalim ang Pilipinas sa diktadorya ni Artemio Ricarte na ibinalik ng mga Hapones mula sa Yokohama. Ito ay hindi tinanggap ng komisyon na nagpasyang gawing republika ang Pilipinas. Sa unang pagdalaw sa Pilipinas ni Punong Ministro Hideki Tojo noong 6 ng Mayo taong 1943 ay nangako siyang ibabalik ang kalayaan ng Pilipinas bilang bahagi ng pan-asyanismo nito o Asya para sa Asyano.
Ito ay nagtulak sa kalibapi na lumikha ng Kumiteng Paghahanda para sa Kalayaan ng Pilipinas noong 19 ng Hunyo taong 1943. Ang isang draftong konstitusyon ay binuo ng komisyon na binubuo ng 20 kasapi mula sa kalibapi. Ito ay pinamunuan ni Jose P. Laurel na nagtanghal ng draftong konstitusyon noong September 4, 1943, at pagkatapos ng 3 araw ay pinagtibay ng pangakalahatang asembleya ng kalibapi. Noong 20 ng Setyembre taong 1943, hinalal ng mga pangkat na kinatawan ng kalibapi sa mga probinsya at syudad mula sa kanilang sarili ang 54 na kasapi ng Pambansang Asembleya ng Pilipinas na may 54 na gobernador at mga alkalde ng lungsod bilang mga kasaping ex officio. Pagkatapos ng 3 araw, ang sesyon ng Pambansang Asembleya ay humalal kina Jose P. Laurel bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas at Benigno S. Aquino Sr. bilang unang speaker nito, ngunit walang kinikilalang pangalawang pangulo. Ayon sa Saligang Batas ng Pilipinas ng 1935, ang termino ni Manuel L. Quezon bilang pangulo ay magwawakas noong 30 ng Disyembre taong 1943, at ang pangalawang pangulo ang otomatikong halili sa kanya. Ito ay ipinaalam ni Osmena kay Quezon, ngunit naniwala si Quezon na hindi matalinong ipatupad ang tadhanang ito ng Saligang Batas dahil sa mga kasalukuyang sirkunstansya ng pamahalaan ng Pilipinas. Hindi ito tinanggap ni Osmena at hiniling ang opinyon ni U.S. Attorney General Homer Cummings na umayon kay Osmena. Gayunpaman, ito ay hindi tinanggap ni Quezon at hiniling niya kay Pangulong Franklin D. Roosevelt ng Estados Unidos na magbigay ng desisyon, ngunit ito'y tumangging manghimasok at sa halip ay ipinayong ito ay lutesin ng mga opisyal ng pamahalaang Commonwealth ni Quezon. Pagkatapos ng pagpupulong, hiniling ni Osmena sa Kongreso ng Estados Unidos na suspindihin muna ang pagpapatupad ng tadhana ng 1935 Saligang Batas ng Pilipinas sa paghalili ng Pangulo hanggang pagkatapos mapalaya ang Pilipinas mula sa mga Hapones. Ito ay inayuna ni Quezon at ng kanyang gabinete. Ang panukala ay pinagtibay ng Senado ng Estados Unidos at mga kinatawan ng Estados Unidos noong 10 Nobyembre taong 1943. Si Osmena ang naging Pangulo ng Commonwealth ng Pilipinas na nasa Estados Unidos pagkatapos mamatay ni Quezon noong 1 Agosto taong 1944. Sina Lieutenant General George Kenney, Lieutenant General Richard K. Sutherland, Pangulong Sergio Osmena at General Douglas MacArthur sa Leyte. Si Osmena ay bumalik sa Pilipinas kasama ni General Douglas MacArthur at ng mga puwersang Amerikano noong 20 Oktubre taong 1944. Pagkatapos mapalaya ng mga Amerikano ang Maynila mula sa mga Hapones, ibinigay ni General MacArthur ang pamahalaan ng Pilipinas kay Osmena bilang Pangulo noong 27 ng Pebrero taong 1945 sa Malacañang. Pagkatapos ibalik ang pamahalaang Commonwealth ng Pilipinas noong 1945, tumawag ang mga senador na sina Manuel Rojas, Elpidio Quirino at mga kaalyado nila para sa isang halalan ng pagkapangulo, ikalawang pangulo at mga kasapi ng Kongreso ng Pilipinas. Pinagtibay ng Kongreso ng Estados Unidos ang halalan para sa 23 ng Abril taong 1946. Ang tatlong pangkat ay lumahok sa halalan, ang pangkat konserbatibo ni Osmena at Eulogio Rodriguez ng Partido Nacionalista, ang Partido Liberal ni Rojas at Quirino na galing sa Partidong Nacionalista at ang Partido Modernista ni Hilario Moncado. Natalo si Osmena kay Manuel Rojas sa halalan ng pagkapangulo. Pagkatapos matalo sa halalan, si Osmena ay bumalik sa kanyang tahanan sa Cebu. Siya ay namatay noong 19 Oktubre taong 1961 sa edad na 83 sa Veterans Memorial Hospital sa Quezon City. Siya ay inilibing sa Sementeryong Norte sa Maynila.